Ngayon mga ka-farm lover, i-update natin yung ginawa nating trap kahapon na yung biday. Yan. Yan po mga ka-farm lover, ay pupunta rin ako sa bukid ngayon mga ka-farm lover kasi titignan namin yung talong natin. I-update muna natin yung trap natin mga ka-farm lover, yung ginawa natin kahapon kung gaano ba ka-efektibo. Yan. Yan po mga ka-farm lover, yung sobra natin kagabi. Yan. Daming fruit fly na maligid-aligid. Yan, daming fruit fly na maligid-aligid po mga ka-farm lover. Pero hindi yan ang trap natin. Ito po yung sobra natin kagabi. Yan. Ito po yung sobra natin kagabi mga ka-farm lover na hindi natin nilagay sa plastic bottle na ginawa natin trap. Ito po mga ka-farm lover. Ito po mga ka-farm lover. O, tignan nyo. Kung gaano po karami yung fruit fly na pumasok sa ginawa natin trap. Yan po mga ka-farm lover, hindi po mabilang. Yung fruit fly na ano pumasok sa ating ginawang trap po mga ka-farm lover, oh. Yan. Kaya epektibo po yung biday na panggawa nating trap. Yan po mga ka-farm lover, oh. Yan. Nakita niyo ba mga ka-farm lover? Hindi na po yan makakalabas mga ka-farm lover kasi hindi nila alam yung butas. Kasi nandito lang yung sa baba yung butas natin na ginawa. Yan, nandun sila sa taas. Kaya yun mga ka-farm lover, yung update natin sa ating fruit fly na ginawa nating trap. Ginawa nating trap mga ka-farm lover. Oh. Yan, update lang po mga ka-farm lover. Oh. Kaya mabisa po ang paglagay ng biday. Ginagawin natin yung trap. Yan po mga ka-farm lover. Oh. Yan. Yan po mga ka-farm lover, nakita nyo na kung gaano ka-efektibo yung ano, paglagay ng trap sa ating taniman, sa ating halamanan, katulad ng ampalaya, yung talong. Yan po mga ka-farm lover, yung binubutas ng mga ano, pwede rin to sa mga mangga. Yan, para hindi sila anuhin din. Mga lahat ng binubutas po ng mga fruit fly po mga ka-farm lover, pwede nating lagyan ng trap natin na katulad ng ginawa natin na biday. Yan po mga ka-farm lover, epektibo po siya, 100% efektive po kung sakali maglagay tayo sa ating mga halamanan. Katulad ng mga talong, ampalaya, sa mga prutas po, mga mangga. Yan yung mga binubutas po ng mga fruit fly. Yun, pwede natin ilagay. Yan po, marami po sa mga paligid-paligid lang po natin ng mga ka-farm lover. Yung halaman na biday. Kaya mga ka-farm lover, tignan natin kung anong itsura ng biday. Para malaman nyo din mga ka-farm lover kung saan kami kumuha ng biday. Kung anong klaseng halaman. Baka nasa tabi nyo lang pala yan. Yan. Tignan natin yung pinagkukunan namin kanina kahapon mga ka-farm lover para ano. Yan po mga ka-farm lover. Tignan natin yung halaman na biday. Titignan natin. Puntahan ko lang mga ka-farm lover. Nandito lang sa gilid ng bahay-bahay namin mga ka-farm lover yung biday. Yan. Yan po mga ka-farm lover. Oh. Ito po mga ka-farm lover. Yan, ito po yung halaman na biday. Mabango po siya mga ka-farm lover yung nilalapitan ng mga insekto. Yan. Ito na tsura ng biday. Yan. Holy beetle or. Yan. Yan po mga ka-farm lover, may fruit fly dito. Kaya mainam sa atin mga ka-farm lover kasi nilalapitan talaga siya ng fruit fly. Yan po mga ka-farm lover, may mga fruit fly. Oh. Yan o. Oh. Fruit fly po nagkukumpulan. Kaya ito. Maganda rin tong mga ka-farm lover, magtanim tayo ng ganito sa gilid ng bukid natin. Yan. Para dito lang tayo mag-spray. Hindi na tayo lalayo. Yan po mga ka-farm lover. Oh. Nagkukumpulan yung mga fruit fly po mga ka-farm lover. Kaya mabisa siyang pang ano, gagamitin natin pang trap. Yan. Ito po. Yan po, yan muna po yung update sa ating ano, update sa ating trap po na ginawa mga ka-farm lover. Kaya mabisa po siyang gamitin na pang trap. Yan po mga ka-farm lover, dyan lang muna. Update lang muna sa ating ginawang ano, trap po mga ka-farm lover. Baka makakatulong sa inyo. Yan po. Yan na po yung ano natin, ginawa natin. Marami pong pumasok na fruit fly. Yan.
hanggang dyan lang muna mga ka-farm lover. Yan po mga ka-farm lover, ang ano natin sa araw na ito, sa gabing ito, ay yung paggawa ng trap tabiday. Kaya abangan yung mga ka-farm lover sa susunod natin na vlog. Gagawa tayo ng marami na pang trap natin doon, at saka gagawa tayo ng tea, yung ano ng biday. Kaya yan po mga ka-farm lover. Mga ka-farm lover, hanggang dito na lang muna sa susunod ulit na vlog mga ka-farm lover. Salamat po sa subscriber namin at sa walang sawang sumusuporta sa YouTube channel ko na Farm Lover TV. Sa bago pa lang po dito sa YouTube channel ko mga ka-farm lover, sana mag-subscribe na po kayo at saka i-like nyo at i-share nyo pong video at saka i-click nyo po yung notification bell para sa ganun updated po kayo sa aming video. Yan po mga ka-farm lover yung rabbitan natin. Yan ko lang, pinahapyawan ko lang po mga ka-farm lover para makita nyo ay yung rabbit natin ay dumadami na rin mga ka-farm lover. Yan po mga ka-farm lover. Yan. 7 kits po to mga ka-farm lover dito. Yung dito 4 lang kasi patay yung ano mga ka-farm lover, 4. Sayang. Kaso hindi niya malagaan kasi ayaw niyang magpapadede. Ito. Pero mabuti naman mga ka-farm lover may naiwan. Dapat makapagpahinga siya ng 15 days mga ka-farm lover bago natin ipapadamba ulit. Ibibreed natin ulit mga ka-farm lover. Pahinga muna siya ng 15 days para makarecover ng katawan niya. Yan, para siguro ganun ang nangyari mga ka-farm lover. Ito naman mga healthy kits na mga healthy kits ang ano nito mga ka-farm lover. Matatakaw na sila. Yan po. Yan, matatakaw na po yung rabbit natin. Yung mga kits natin. Yan lang po ang pagpapakain mga ka-farm lover. Pagpapakain ito. Yan. Tingnan natin ito yung 4 mga ka-farm lover. Yung 4 din. Malaki na din siya. Yan yung 4 mga ka-farm lover. Oh. Yan, mga cute po mga ka-farm lover yung rabbit natin. Yan yung rabbit natin. Yung nanay, ito yung nanay mga ka-farm lover. Yan po, maraming kits po mga ka-farm lover. I-winning na natin to mga ka-farm lover sa sunod na araw. Iwawalay na natin para makapagpahinga na din yung nanay. Kasi isang buwan na po ito sila mga ka-farm lover. Isang buwan na 2 days. Kaya siguro mga ka-farm lover sa susunod na araw, iwawalay na natin para yung nanay makapagpahinga na. Kasi hindi, ayaw naman ito magpapadede mga ka-farm lover. Hindi na sila nagpapadede para sa ganun. Yan. Tignan natin yung dede mga ka-farm lover kung ano, mayroon pa bang gatas yung dede niya. Kasi pag wala na mga ka-farm lover, kasi yung daddy niya. Yan po mga ka-farm lover, wala nang lumalabas na gatas. Kitigain mo mga ka-farm lover, wala na. Kawawa yung nanay pag hindi natin tatanggalin. Hindi na rin siya masusuportahan mga ka-farm lover. Yan mga ka-farm lover, mabubuhay na po yan kasi matakaw na po sila. Yan, sobrang takaw. Yan po mga ka-farm lover, dito din si Sarah. Yung nagbigay sa atin ng magandang kits mga ka-farm lover. Ito na po. Ito na po yung mga anak niya, malalaki na. Yan. Malapit na rin ano. Ibibreed na rin natin yan mga ka-farm lover. Isabay natin dito sa nanay niya. Yan po mga ka-farm lover, si Sarah ay naka-ano na po din sa katawan niya. Bumalik na rin yung katawan niya bago natin i-ano siya, i-breed. Kasi para sa ganun pag buntis siya ay makakaano rin siya ng magandang kits. Yan po mga ka-farm lover, kasi nung ano mga ka-farm lover, ang inanak lang niya nito. Nung una 4, nung pangalawa 3. Ay pang tatlo niyang ano, buntis, 3 lang din yung anak niya. Kaya sabi ko, iniisip-isip po mga ka-farm lover,
pag-anuhin natin ng mabuti, makapagpahinga si Sarah ng mabuti para ano mga ka-farm lover. Kala nyo mga ka-farm lover, wala pang isang taon sa akin, August ko lang to, may nakatatlong produce na siya sa atin mga ka-farm lover, mag isang taon sa akin to ngayong August. Eh hindi pa po siya nakapag ano, ay October, September pa lang to mga ka-farm lover ko nabili. Yan si Sarah. Eh wala pang ano mga ka-farm lover, nakatatlong produce na siya sa atin. Hindi lang sa isang taon mga ka-farm lover, kung talagang tuloy-tuloy, hindi lang isang tatlong beses na mga anak, maka apat pa mga ka-farm lover either or lima. Yan pag hindi mo pagpahingahin. Pero siya kawawa, maliliit yung ano anak niya. Ay liliit yung ano, hindi marami ang anak niya pag ganun mga ka-farm lover, kaya pinagpapahinga ko muna ng mabuti para maka-polypole talaga yung recovery niya. Yan. Ngayon maganda na po yung katawan niya. Nalagyan ko na po ito ng multivitamins at saka na-purga ko na din siya. Yan. Yan po mga ka-farm lover. Eto. Eto na yung mga anak niya mga ka-farm lover ni Sarah. Unang produce niya. Eto na po sila. Malalaki. Yan. Yan po mga ka-farm lover. Yan yung rabbit natin. Maganda na. Upgraded na no po mga ka-farm lover. Tumitilo po ng 3 kilo po mga ka-farm lover katulad ni Sarah, 3.2. Si Sarah ay 3. Ano yan mga ka-farm lover, 3.3. So, kuna ng 1/4. Ayan ito. Maganda na po. Maganda po yung line niya mga ka-farm lover. Oh. Upgraded natin na rabbit. Ayan. Makakuha sana tayo ng back na medyo maganda-ganda mga ka-farm lover para yung anak niya ay solid. Para kahit upgraded lang mga ka-farm lover, kasi wala pa naman ting pang-building na ano, pure na breed. Ito din mga ka-farm lover, oh. Bali yung unang anak ni Sarah po mga ka-farm lover, 3 babae lang po, 3 doe. Ito din mga ka-farm lover, oh. May laing si Cecilia mga ka-farm lover, oh. Kita nyo naman mga ka-farm lover yung katawan niya. Ang laki. Yan po mga ka-farm lover yung rabbit natin. Ang ganda ng ano, mga tenga mga ka-farm lover, tayong tayo. Yan, may lahing chichirya mga ka-farm lover. Yan. Kaya ano. Galing po to kay ano po mga, yung ginamit na back nito mga ka-farm lover, may kilala ko dito, galing kay Santiline. Pinahiram niya yung back niya. Ito na po yung lumabas. Ito. Magaganda po. Ang ganda ng hubog ng katawan niya. Mausbong, makisig, mabulas po mga ka-farm lover. Ito po yung kapatid niya din mga ka-farm lover. O babae. Yan. Pinukondisyon natin para yung apat mga ka-farm lover. Yan. At saka yung nanay. Yan. Pag-anohin natin, pag-breedin natin. Balay natin mga ka-farm lover, dito tayo makakuha ng magandang pang-breed natin. Pang ano, kasi pang ano lang naman natin to mga ka-farm lover, pang meat type. Hindi na kailangan yung libo-libo mga ka-farm lover para makakuha tayo ng rabbit na magaganda, kasi kakatayin din lang naman natin yung mga lalaki. Yan, kaya. Pero pagdating ng araw din mga ka-farm lover, kakailangan din natin bumili ng pang-upgrade natin na pure breed. Yan. Pure breed po mga ka-farm lover para ano, para sa ganun ay makakano din tayo sa production natin mga ka-farm lover, makapagpalahit, makapagpaano tayo ng maraming magandang klaseng rabbit. Yan, yan po mga ka-farm lover, oh. Yan po, malalaki din to mga ka-farm lover. Ito medyo ano lang siya, medyo matapang-tapang. Yan po. Pero pag hawak-hawakan mo na 'to mga ka-farm lover, hindi pa 'to siya buntis mga ka-farm lover. Talagang ganito siya. Yung instinct niya masungit. Yan. Pero pag nahawakan mo na 'yan mga ka-farm lover, hindi na po siya ano. Yan oh. Ito lang po ang pag-aalaga ng rabbit. Hawak-hawakan mo lang, kausapin niyo lang mga ka-farm lover yung alaga natin para hindi siya magtampo. Yan, baka mamaya sabihin nila ay pinapabayaan na natin. Ito, ganyan-ganyan lang po mga ka-farm lover, maglalambing din yan. Yan,
Oh, magpahawak. Gustong-gusto din yung magpahawak mga ka-farm lover. Yung mas masimulan yung pisngi niya mga ka-farm lover. Oh. Pipikit na yan. Yan. Pipikit na po mga ka-farm lover. Oh. Yan. Gustong-gusto niyan mga ka-farm lover pag ganito. Yung alaga natin. Yung masimasi natin yung mukha nila. Yan o. Oh. Pipikit na rin yan. Oh. Pimikit na mga ka-farm lover. Yan. Ganun siya ka-sweet mga ka-farm lover. Yan. Ganyan po mga ka-farm lover. Oh. Ang ganda hawakan mga ka-farm lover. Yan ang laki. Ang laki-laki nito mga ka-farm lover. Oh. Naalaga natin rabbit. Yan. Yan po mga ka-farm lover. Parang si Drilon. Parang si Drilon mga ka-farm lover. Yan o. Oh. Merong ano dito sa pisngi yung liig. Walang liig mga ka-farm lover. May bilbil. May bilbil po mga ka-farm lover. Tingnan nyo si Drilon mga ka-farm lover. May bilbil yung liig niya. Yan. Kasi yan taba-taba. Yan. Yung sinat. Yan po mga ka-farm lover. Oh. May bilbil po yung ano. May bilbil po yung lig mga ka-farm lover. Oh. Yan. Taba-taba po mga ka-farm lover yung rabbit natin. Ito po mga ka-farm lover yung natira. Anak ni Sarah. Yan. Yung iba nabenta na. Ito yung pangatlong pangalawang anak ni Sarah po mga ka-farm lover. At saka ito, yung itim. Ito, 3 months na po mga ka-farm lover. 3 months na po sila mga ka-farm lover. Dalawang babae. Yan. Yung pangalawang anak ni Sarah, pangatlong anak ni Sarah mga ka-farm lover ay hindi pa puro ano mga ka-farm lover. Puro lalaki. Yan. Yan po mga ka-farm lover yung rabbit natin. Yung pangalawang anak ni ano, Sarah po. Yung ano niya, anak niya na pangalawa. Yan. Ito din yung sa mga ka-farm lover, yung itim. Ito. Lumalabas. Itim. Ito po mga ka-farm lover yung itim na ano ni Sarah. Anak po ni Sarah po itong mga ka-farm lover. Malaki din, mabulas din. Malaking rabbit din mga ka-farm lover. Oh. Yan. Yan po mga ka-farm lover yung rabbit natin. Gagawa pa kami ng kulungan mga ka-farm lover kasi kulungan namin kulang. Kaya, yan po mga ka-farm lover. And, malaki mga ka-farm lover oh. 2 kilo to mga ka-farm lover. 2 kilo. Yan po ang update sa ating rabbitan po mga ka-farm lover. Kaya hanggang dito lang muna mga ka-farm lover. Sa susunod ulit mga ka-farm lover. Boom boom pow!